Welcome back guys. At ngayon gamit natin ang ating Kawasaki Z H2. Again, makakasama ulit natin si Joseph Activate. So magkikita kami ngayon sa Bulilan Tollgate. Dahil yung office po ng Geely Helmets Philippines ay lumipat na po sa Bulilan. Office and warehouse siya eh. So mas okay siya, di ba? Malapit na yung office sa mismong warehouse kapag kakukuha tayo ng halimbawa helmet. Like dito, meron tayong tindang helmet. So syempre mas malapit sa atin kumpara nung dati. Kasi sa QC pa yun, di ba? So ngayon Bulilan na lang. Ilang minutes lang yung travel natin. As of now, buy one take one pa rin ang ating helmet. Geely helmet full face plus H&J half face. Hindi po parehong full face. Lugi na po tayo nun. So ngayon lumabas ulit ang ating Kawasaki Z2. Kaya let's rock and roll. Hanggang ngayon di pa ako nakapagpalit ng tambucho. Ay nako, kailan kaya ako makakapagpalit ano? So sa mga bagong owner ng ZH2 nga pala, advice ko lang sa inyo, nalagyan nyo ng cover itong part na ito dahil dito yung tuhod mo, di ba? So tumatama yung tuhod ko dito sa kanyang frame, kaya nagkakaroon siya ng gasgas na ganyan, ano? So yan yung mga part na hindi na natin maibabalik. Ako naman, gagawin ko sticker na lang. Yan o, di ba? Di ba dyan yung tuhod ko? Walagyan ko na lang. Ito yung headlight niya. Ito yung center of headlight. Then ito yung intake ng kanyang supercharge. So hindi parang tayo dito. Ayan o. Diba? Yan. O ano. Hindi talaga pantay, diba? Hindi lang siya masyado alata. Pero sana sa nag-design, no? Pinantay sana niya yung shape, no? Kahit fake lang yung kabila, at least pag tinignan mong ganyan, pantay. Kasi pantay naman yung headlight eh. Hindi ito lang nagkatalo, buti na lang ginawa nilang green yung kanyang screen. Okay, so let's go. Start tayo. And ignition. Ngayon, naririnig nyo pa rin yung kanyang tensioner, no? Once na umaandar siya ng idle, tapos maya maya mawawala. Pagka binomba mo, mawawala. Ayan, wala na siya. Pero habang tumatagal, humihina nang humihina yung tunog ng kanyang tensioner. Oh, ganda ng Civic. On natin yung kanyang launch control. Ito problema sa stoplight na to. Walang stoplight yung from Barangay Lara yung pangalan yan eh. So from Lara, hindi mo alam kung pwede ka na mag-go. Kita nyo yung pickup, di ba? Nabitin. Dito sa launch control, sa mga big bikes, iilal lang yung mayroong mga launch control. At itong Kawasaki yung pinaka magandang tunog. Ramdam ko maluwang yung kadena ko. Pag binibitawa ko yung throttle saka pag ginagas ko ulit, nagba-bounce, nag-jerk shot na yun. Oh. Oh, mas lalong nadedelay yung throttle kasi malong yung kadena. Bago mag-response yung gulong, ihilahin muna ng engine sprocket yung kadena, ano? Nandito tayo sa shell. Sir, pwede magtanong? Pag halimbawa, yung nagpakarga, wala pala siyang pera, anong mangyayari nun, sir? Pag kung walang pera, sir, iwanan yung ID, sir. Nangyari na ba yun dito, sir? Oo, sir. May maraming nangyayari, sir. Hindi ba, sir? Hindi ko nga balik, sir. Pero yung ID na iwan sa inyo? Oo. Pero po yung kinukuha ng ID, sir, yung valid na, sir. Eh, halimbawa, sir, pag walang ID yung tao? Sir, pag walang ID, sir, wala, sir, hindi namin inaan. Hindi siya pwedeng umalis? Oo, sir, hindi siya pwedeng. Halimbawa, cellphone, sir, pwedeng iwanan? Oo, pwede naman. O, kasi wala naman siguro nagpapakargang 20,000 pesos, di ba? Usually, yung mga 500, 1,000, di ba? Kung yung cellphone niya, iPhone, di ba? Okay lang din, no? Opo. Pag naman po kasi iba naman po sir, bago po sila magkarga sir, sabihin muna nila sa amin sir na nakikisuyo naman yung iba sir eh. Pero talaga sir, bawal talaga mag-iwan ng gamit dito sir, taas na sir. Eh siyempre, minsan nakakalimutan, wala tayong magagawa kasi nakikarga na ano sir. Sa aming pera yung ano sir, sa aming bawa. Ah, sa inyong mga charge? Ah, okay. Kumbaga internal na lang kasi ikaw magbabayad dun sa kinarga niya. Kapalit dun sa iiwan niya. Ah, okay. So lugi talaga kayo sir pag ID lang. Ah, medyo mahirap din pala, no? Pero pansin ko, sir, sa mga shell, sa shell talaga lagi proper. Kailangan mong bumaba, bawal mag-cellphone,
talagang proper yung sasabihin yung price bago kargahan, di ba? Meron kasi kami ano, sir, basic service step, sir. Sa service namin, sir, i-offer po namin lahat yung promo. Kaya naman po, wala pa po. For customer po yun, sir. For safety po. Oh, for safety natin yun, oh. Kasi, sir, hindi naman sinasabi namin na hindi sila magbabayad, sir. Hindi sila, kahit hindi sila magbayad, sir, wala na kami magagawa, sir. Pwede naman namin na i-report yan, sir. Meron naman kasi yung drive off. Tsaka may CCTV naman. Oh, yung sinasabi na drive off, sir, yung gano'n, sir. Sir, kung bawal talaga, sir, kasi source of ignition po kasi yan, sir. Eh, paano kung may cellphone dito, sir? Okay lang. Basta huwag kang ta-text. Huwag gagamitin. Oo, kasi yung po nag-uumpisa yung source of ignition, sir. Yung signal. Yun naman po sa pagsakay sa motor, sir. Para sa customer po yan, sir. In case po mag-apo yan, sir. Pero pinapa-engine off po namin sa mga... Oo, oh, tama, oo. Oh. Siyempre, kasakay, sir. Hindi natin na masasabi, sir. Biglang umapo yung ano, sir. Saan yung mapupunta yung apoy, sir? Oo, oh, tsaka baka bumulwak. Mababawasan din yung tao. Tapos pag na-ignite, patay, di ba? Oh. At least makakatakbo tayong pareho. Oh. Tapos kayo, kuha kayo ng fire extinguisher, di ba? Tama, tama. Ang galing-galing. May advantage card po kayo, sir? Wala, sir. Download nyo po yung sa cell po kayo nagpapakarga, sir? Oo. Meron po kami yung para sa cellphone, sir? Oo. Go Plus po yun, sir. Go Plus. Parang SM advantage po na every nagpapakarga po, meron po points na pumapasok po sa inyo. Naipon po na naipon niyo yun, sir. Pwede niyo pagkarga sa amin yun. Oh, pwede pambayad. Ganun, no, sir. Ah, okay, sir. Di ba? Kaya dito ako nagpakarga. Kasi proper ang Shell. Kahit saang Shell ako magpakarga, talagang maselan. Eh, minsan, di ba sa atin, lalo na pagka-scooter, no? Ay, yung, halimbawa, yung Kimco Exciting 400 natin. Pwede tayo magpakarga doon, kahit scooter yon na nakaupo. Kasi yung tangke niya nasa harapan. So, syempre, minsan tinatamad tayong bumaba sa motor natin. Nakaupo na lang tayo, hindi tayo umaalis. So, dito sa Shell, bawal kasi yun, eh. Which is okay naman, kasi in-explain ni sir na for safety ng di ba, ng customer at ng gas station. Baiti, sir. Buti na-explain ng maayos yan. Sir, thank you, sir. Kumpara natin yung ZH2 sa Z1 pagdating sa traffic, singit-singit, mas madali para sa akin ang Z1. Unang-una, yung ulo niya sumasama sa manubela. Tapos ito, mas malapad at mas mabigat, kaya yun. Tsaka yung throttle response niya, medyo delay. Kaya pagdating ng singitan tas hataw ka bigla, medyo iwan siya. Kung sa ratio, 1:1 yung Z1 sa kamay ko. Ito, medyo 1:1.5. Oh, pero dun sa high speed run talagang, ay nako, iwan yung Z1 nito. Kaya kung papasinin nyo yung pag-drive natin si Z, parang ang bagal ng pagliko niya. Kasi yung bigat kasi. maliban lang kung... Hello, thank you. Oh, sticker mo. Thank you. Thank you. Oh. Thanks. Oh, balik tayo, sir. Yan. Thank you, sir. Ah. Thank you, ah. Ingat kayo. Iyo, no? Thanks. Thank you. Thank you. Sige. Iyo, no? Shout out. Oh, thank you po. Ingat po. Thank you. Ingat. Na
Nahinto lang ako. Ang dami nakakilala. Kaya pagka minsan pag nagbo-vlog ako, lumabas ako, walang dalang sticker, kinakabahan ako. Kasi pag di sila nabigyan, magtatampo na sila. May mga times kasi nangyaring ganun. Wala naman akong dalang sticker, wala akong magagawa. Wala akong maibigay. Hindi ko naman pwede sabihin, sige picture na lang eh. At bakit pakinggan kasi pag sinabi mong sige picture na lang, parang feeling sikat ka naman na picture, di ba? Alam mo yun. Nandito ulit tayo sa Time Space Warp. Tapos na ang construction dito sa tulay na mahaba dito sa expressway, no? Wala nang mga barriers, guys. Oh, tatlo na yung lane kompleto. Ito guys, meron akong nakita. Oh, meron palang sapin sa tailgate na may lagay mo yung bike na pang single lang, guys. Oh. Meron palang ganyan. Bumili ako yung pang apatan. But anyway, okay naman. Kasi minsan apat kami nagbabike. Time Space Warp. Nakarating na rin. Traffic. Dito kami magkikita ni Joseph. Activate. No. Saan galing? dito na si Joseph. Ito yung kanyang Triumph Trident 600 3-cylinder. Sobrang angas na tunog. Tama-tama, inom tayong tubig. Ayun na si Joseph. Activate, oh. Hey guys, dito tayo, GDA office. Alright. Bit tayong tubig. Summer na. Pagkadating ko sa banda dito na, ang araw na. So, ito na yung motor niya guys, ang ganda oh. Classic bike. Ang pormahan. Nakanisin yung brakes. Naka B-Max yung kanyang tambucho. May traction control to? Oo. May modes? May modes rin. Ah, okay. Tapos may may yung parang hindi manakaw. Ha, anti-tap? Oo. Meron siya? Ano yun? Paano yun? Mag-alarm? Pag nakaganyan, tapos teka lang. Ay, sa parang electric scooter. Oo. Yung tinag, diba? Tapos pag ginanon. Sige nga, pakinggan natin yung B-Max. Grabe, pag pumikit ka, parang MT-09 yung tunog. Nasaan yung engine temperature niya? Ito. Para mapuntahan yung... Ito. So, okay na yan. 3 bars is okay. Hanggang di lumalagpas sa tatlo, okay yan. So, kanina nung in-start mong umaga, ilang bar? 1 bar. Tapos, okay. Lumalarga ako pag 3 bars na siya. Okay, pag 3 bars. So, yan. Okay na yan. Oo. Okay. Sound check tayo. Ayos, ganda. Ito na yung super straight na daan papunta dun sa warehouse. Bomba daw. Dito na tayo sa compound ng mga warehouse. Ano, mayroon kayo business na mga sobrang daming importation ng motor. Pwede. So, kita nyo, wala pang gate. Tapos, ang tataas ng mga humps. Eto na. Ayan, magkakatabi-tabi lahat yan. At nandun sa dulo yung office. Yun, oh. Dito pala yung parking eh. Dito pala ng humps dun, tumama yung ilalim. Oh, tambucho lang yan. Kaya lumiliko ako eh. Tignan natin saan yung opisina. So under construction pa siya. Pero yung mga office sa taas, tapos na. Wow. Wow.
dito sa office, walang mga bakod or harang per group. Ito, grupo ng mga designer, photographer, editor, gamer, Dotaris, CODs, ito, Valorants. Mamaya patay tayo sa boss natin yun. Yun nga pala yung potok crapper. Si Uncle TV. Boss Marvin. Ano sa loob? Ito yung mga ibang office, CR. Then ito yung... So itutur namin kayo para meron tayong before and after office and warehouse. Ito talagang maalikabok pa. So dito yung mga display area eh. Tapos kapag kami picturean, office ganito dito. Ito yung ano, panigale. Mukhang okay na kasi nadala na nila dito eh. Lupit ng exhaust, oh. Oo, 400,000 yan. Yung exhaust na yan, original yan. Exhaust lang, no? Oh, thermic noni. 400,000 exhaust. Tama. Sige. Itong tubo na tong orange, pwede rin pala para sa kuryente o kala ko para sa tubig lang. Yan dito, laki dito, oh. Di ako sure kung ano yung nakalagay dyan. Basta makikita natin to. Pagdating sa May, alam ko May tapos na to eh. So dito, feeling ko ha, yung mga poster ng mga vlogger, siguro dito. Para unang pagpasok mo, makita mo agad yung mga influencers. Hala, dami pang ginagawang warehouse dito. Dito naman, sa gilid din yan, itong katabi. Na ngayon is sinesemento pa yung daan. Hanggang doon, yan. Pati to, sa harapan daw. Grabe, laki. Ito palang malaki na eh. Tapos yung mga warehouse, doon. Yun yung pickup ni Roed, oh. Itong Navara Pro 4X. Yung magkakaparehong gate, yan, warehouse yan. Lahat yan yung stockroom. Oh, helmet lahat yan. Hanggang doon sa dulo yan. Pati yung pwesto sa likod ng yan, nasa harapan, sakop niya hanggang likod. Pag kami event, may live, pwede tayo dito, guys. Grabe, pag tinitignan mo pala yung bubong, nakakalula kasi ang taas, no? Ikaw pala yung naka-Ford Territory. Si Ma'am Daniela. Bakit hindi ka nag-motor? Mulan daw? Mulan, lakas ng ulan. Pa-shoutout naman, Reed Motovlog. Nangyak. Ako yung shoutout mo, Reed Motovlog. Oh, si Ma'am Daniela. Sa loob, tara, pasok. Itutur. First time mo dito? First time mo sa office? Nag-shoot tayo dito. Ay, late ka nun. Pasasakyan ka, di ba? Pero hindi pa siya office kagaya nito. Ngayon, grabe na. Ay, oo nga. Ginagawa pa lang. Oo, wala pang ganyan yun. Nag-tour lang kami, kaya... Nandiyan na sila, Miss Egg. Yes, hinihintay ka nga nila eh. Pero hindi ka nakamotor ngayon. Nakamotor? From Pampanga ka. Oo, lapit ko nga eh. Kalahin mo, nakasabay pa natin si Ma'am Daniela. It's, ay, grabe talaga. It's an honor. Ito, pagbubuksan natin siya ng pinto. Nakabutan ako ng ulan, pero hindi pa malakas. Tara, dito, pasok. Hop. Hello. Ayan na pala eh. Wow. Nakano ka ulit? Nakas kumain din. Kamusta ba kayo? Dami pang pagkain, oh. Pwedeng take out yan, oh. 1 AM na. So every time na may meeting dito, lagi akong ginagabi. Ngayon, inumaga pa. Sa office ninyo, sa trabaho, ganito rin? Oo, hindi na uso yung may harang. May ukulele blue na harang? Wala nang ganun? Yung sa harap siguro. Ah, okay. Pero sa tabi, wala na. So, ganyan, dikit-dikit talaga kayo? Oo, yan yung bagong trend ngayon eh. Tapos yung office ng boss, kita niya yung sa labas, no? Anong best pa to? Primavera? Ito yung name niya, oh. Max load 4 kilograms. Dapat meron siyang lock, no? Bale, yung corduroy yung upuan nyo. Oh, lakas! Cold start din. Kung ganito kaingay ito, tapos ganitong oras, pinaandar mo sa bahay ninyo, gising ang buong kanto. Wala na sila. Ang bilis nilang umalis.
sa maghiwalay na kami ng kasama ko. Ingat. Alright, bye bye Joseph. Activate. Alright, expressway na. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat guys. See you next vlog. Read for speed.